What's up mga kabakal? Musta kayong lahat dyan? So, today is meron tayong sideline ano. So, may ipo-photoshoot tayo na Canadian family. So, hindi nyo nakita nung photographer din ang inyong lingkod. So, pagka uwi ko galing Japan, nag-tayo ako ng isang maliit na printing shop. And nagko-cover din kami ng mga kasal, mga birthday, binyag, basta mga photography, prenup. Yan. So, nasa Japan pa lang kasi mahilig na ako sa photography. Then, yun nga, nag-part-time din ako doon ng video editor. Kasama ng isang freelancer. Kaya mahilig din tayo mag kuha ng mga photo na yan. Siguro papayagan ako mag video nung photoshoot natin, ilalagay ko yung video. Pero kung hindi, yung mga pictures na lang ilalagay ko. Ayun. So, tara, punta natin yung sideline natin ngayon. Samahan nyo ako sa aking sideline. Tatapos lang natin sa ating photo shoot. Tingnan natin kung magkano yung ating yung binigay sa atin. Tingnan natin. Tingnan natin. So, meron tayong isang sobre. Tsaka bigyan niya ako ng ano. Ng pie. And how much is this? Uy! 1, 2, 3. Oh shit! $100! Wow! $100 tayo mga kabakal. 2 hours. So, alam nyo ba yung rate na binigay ko? 35 per hour. So, alas 3 ako nagsimula. Alas 3. Natapos kami alas 5. Supposed to be $70 lang yung bayad sa akin, 'di ba? Kasi 2 oras lang eh. So, binigyan niya ako ng $100. So, by the way, yung per hour ko sa trabaho ano is $25.50 lang. Oh, imagine mo kung lagi tayong may labas na ganito, may sideline na ganito, ano, kada linggo. Panalo, di ba? So, yun lang ano at lalagay ko yung mga ito yung mga pictures na nakuha ko. Paki-comment niyo sa comment section kung nagustuhan yung mga pictures ko ano. Tingnan natin ang aking mga kuha ano. So, hindi ko na nila lahat yan, mga pinili ko lang yan na maganda para sa akin, paningin ano. Yan. Zoom natin siya para makita niyo yung clarity. By the way, ang gamit ko dito ay Canon EOS X7i na binili ko pa sa Japan noong 2014. Hindi ako nagkakamali. So, nagamit ko na rin siya sa mga kasal nung pag-uwi ko nga galing sa Japan. Mga prenup, ano. So,
konting edit lang tong mga picture na to. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga ini-edit ko dyan. Yan, katulad nito. Yung wall niyang yan. Madumi, diba? So, lilinisin natin yan. Play natin. Ayan, pinaganda din natin yung wall mo. Ayan, nawala yung nasa baba. Yan, simpleng edit yung mga hindi maganda sa paningin. And the rest, mga straight out of the camera na yan, ika nga. Konting color correction. Yan. Kung hilig mo talaga ang photography, marami tayong source online. Kahit ako nung nagsisimula pa lang ako. YouTube, dami sa YouTube, sa torrent, download ka ng mga video tutorials sa torrent, mga paid courses na madadownload mo ng free. Pag hilig mo talaga isang bagay, maraming paraan, ano. So, natuwa siya kaya dinagdagin niya yung bayad sa akin, eh, no? Da, no? Comment down below nyo lang kung gustuhan nyo yung aking mga kuha, no? Tsaka kung anong verdict nyo. Kami mga kaibigan kayo dito sa Canada, eh. Recommend nyo na rin ako. Yung. So, naka-screen record tayo ngayon sa iPhone. Raw, mga raw files yan. Yan, katulad ng box na yan. Madumi ang kanina, eh. Papakita ko sa inyo kung paano ko in-edit yan. Yan, oh. Ayan yung box niya na una. Hindi ko rin naisip na itaob siya, eh, para yung magandang face yung nakaharap. Nalimutan ko na rin, kaya pag ganyan, pwede mo na siyang i-edit yan. Bam. Yan, oh. Wala. Yun. Gumanda siya, di ba? Ganda siyang tingnan. Oh, yun lang. Yun lang. Hindi ko na in-upload lahat. Hindi ko na pakita sa inyo lahat. Basta yan yung best shots ko, siguro. Oh, yun lang mga kabakal, ano. See you in the next video. Ingat kayong lahat.